Hi guys! Welcome back to my channel. Ang video po natin today, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-change ng sinulid sa ating mini sewing machine. Thank you nga pala po sa mga nag-reply, nagtatanong at nagko-comment dito po sa mga previous videos ko about sa mini sewing machine. Next video na po natin, i-check kung ano yung mga tela na kayang tahiin nitong mini sewing machine. Kaya abangan nyo po yan dito sa aking channel. Simulan na po natin kung paano magpalit ng sinulid dito sa ating mini sewing machine. Una po, tatanggalin natin yung bobbin ng top thread. Ingatan nyo po yung spring na yan kasi tumatalsik siya. And then, ilabas nyo po yung bobbin na free sa ating mini sewing machine, yung inyong sinulid. And ipindutin nyo po itong lalagyan ng bobbin sa may hand wheel. Kailangan nyo po siyang pindutin ng paikot para lumabas yung lalagyan ng bobbin. And then, ikot nyo lang po yung sinulid ng mga ilang ikot dun sa empty bobbin. And pwede nyo na siyang ilagay dun sa hand wheel para ma-refill siya ng ganito. Ayan, madali lang naman po siya. Kailangan nyo lang pong hawakan yung sinulid pa ganun. Pwede nyo rin pong pindutin yung high speed option at ito pong push button para hindi nyo na kailangan apakan yung foot pedal. Natatanggal din pala po minsan yung bobbin dito sa lalagyan niya sa hand wheel. Kaya kailangan nyo siyang i-support. So, ito po yung pangalawang bobbin na para sa bottom thread. Ayan. Ito po yung sinasabi ko na kailangan nyo po siyang i-support nung thumb nyo kasi yung lalagyan na ng bobbin sa hand wheel, ayan, natatanggal po siya. Kaya, sinusuportahan ko na po siya ng thumb ko para hindi siya matanggal. So, pag naka-high speed yan, mabilis lang naman po makapuno ng sinulid dun sa ating bobbin. Ito pala po yung paglagay ng bottom bobbin dun sa lalagyanan niya. Kailangan niyo na po siya ilagay ng pa-clockwise sa baba and ilagay yung sinulid dun sa parang guhit. And then, ito pala po yung lalagay ng sinulid pag nagte-thread kayo sa bobbin. Pinipindot at hinihila lang po yun para bumaba. And then, ikabit na po natin itong sinulid para sa ating top thread. Papakita ko po ulit sa inyo kung paano ikabit yung sinulid sa kung paano yung sequence niya. So, ayan. Okay na yung ating top and bottom thread. Ikabit nyo lang po siya ng ganitong direction and hilain nyo na po ng mahaba yung sinulid nyo para madali siyang i-thread. So, isusuot nyo po siya dun sa unang butas and then, kailangan nyo po siyang ilagay sa gitna ng dalawang bakal dun sa ating tension knob para sure kayo na nakokontrol nyo yung tension nung inyong sinulid. And then, ito pong next na butas, kailangan nyo pong itaas siya gamit yung hand wheel. Huwag nyo pong prepersahin na itaas siya without using the hand wheel. Baka pong masira. And then, ayan. Dito na po siya sa ating next na butas. Sana nakikita nyo, nakaharang ang kamay ko. By the way, pag pala po nag-change ng needle or pag may mga ginagawa tayo sa ating mini sewing machine na baka matusok yung kamay natin, mas okay po na tanggalin muna siya sa saksak. Gaya po ngayon, since kakabit ko na yung sinulid sa needle, tinanggal ko yung control niya sa foot pedal kasi baka bigla akong maapakan tapos bigla akong matusok ng karayong masakyan. So, ayan po. So, yun. Madali lang naman pong ikabit yung sinulid. It, again, ito po yung sequence para makita nyo. Ang next naman is papakita natin kung paano makukuha nung top thread yung sinulid sa baba. Kung paano siya papasok dun sa butas.
So, kailangan nyo siguraduhin na nakalagay siya dun sa guhit, yung bottom thread. And then ako, hinihila ko po ito, hinihila ko ng mahaba yung sinulid sa taas kasi parati siyang natatanggal. And then either iikot nyo yung hand wheel para bumaba yung sinulid or apakan nyo yung foot pedal. And makukuha niya na po automatically yung thread sa baba. Ayan po, nakalagay na siya dun sa tamang lagayan sa ilalim ng sinulid. And then, bago po kayo mag-start sa inyong project, pagkakalagay niyo lang ng sinulid or may bago kayong tela, i-test niyo muna po sa retaso na fabric na gagamitin niyo mismo sa project niyo. I-test niyo muna po yung bagong sinulid niyo para ma-check niyo kung okay ba yung pagkaka-thread nyo at kung okay, kung anong tension ba yung gusto nung tela nyo. So, ito po, retaso lang to. And, test ko muna po kung okay na ba yung tahi niya. Kesa sa dediretso kayo dun sa project nyo kasi baka masayang po yung tela nyo. Mahal pa naman ang tela. So, ayan. Okay naman yung tahi niya sa taas. Check po natin yung tahi niya sa baba. Pag pala po ayaw mahila ng sinulid, iikot niyo yung hand wheel. Huwag niyo po pong pepersaheng hilain yung sinulid. Baka maputol yung karayom. So, mukhang okay naman po yung tahi niya. Ayan, ganda po yung tahi niya. Ang ganda rin po ng ating sinulid. Bagay na bagay sa ating tela. So, ayun po yung ating tip pag nag-change kayo ng thread. Meron pa po isang tip kung ganito at sira yung tahi nung sewing machine nyo. Ganyan, nabuhol-buhol po sa ilalim. Sa tension knob nyo lang po yan gagalawin. Either duluwagan nyo or hihigpitan nyo. Yun lang po yung i-check nyo. So, thank you po sa pagnood. Ang susunod po nating video ay kung ano yung mga telang kayang tahiin ng mini sewing machine natin na ito. At meron din po akong in-order na isa pang sewing machine. Watch out po sa unboxing video niyan. Sobrang exciting ng ating mga next videos. Kung meron po kayong questions, please comment down below. And kung nakatulong po sa inyo ang video na to, please click like. Don't forget to check my channel. Baka magustuhan niyo rin po yung iba nating videos. Salamat po ulit sa pagnood. And I hope to see you on our next video. Bye-bye!